Double plant. Ito triple plant naman. Double plant beast. Tingnan natin. Ito. Triple plant naman daw. Nasa balasa pa rin. Correct. Ayan. Totoo yan na nasa balasa mga tropa, no? Kaya nga sinasabi natin, ayan, yung girlfriend ko nakatunin. Shoutout sa girlfriend ko. Ito nga pala, guys, ha. Ito ang isa sa mga big things na kailangan nyo isipin. Pagka going against double plants, alam nyong disadvantage na kayo. Okay? Alam nyong disadvantage na kayo dyan, guys, no? So, meron kayong tinatawag natin na sinasabi natin na win condition. Goda or lamb, both are good, bro. Both are good. Kung on a budget kayo, go for lamb. If wala, if mataas ang budget nyo, go for goda. Boss, may sample ba anemone goda? Anemone goda for double plant. Hanap tayo sa mga highlights natin. No? Sa mga highlights, sa mga replays natin. Pero ngayon kasi recently, wala na tayo masyado nakakalaban na double plant dito. Eh. Kaya, pwede naman natin tinan mamaya yung mga ano natin. Yung mga... anong tawag dito? Yung mga malalaro natin. Backdoor soothing, backdoor all the way, bro. Backdoor all the way. So ito, triple plant yung kalaban natin. Ano yung win condition natin against this triple plant? Ito sobrang hassle kalaban ng plant na to sa likod. Kasi madi-disable yung horn, tapos madi-disable pa yung mouth card mo, pre. So, ayun. Boss Young, can you comment on the pure AAP lineup that is made sa rank 1 sa leaderboard? Sa comment ko doon, he's fucking sketchy, but I have he's innocent until proven guilty. Okay? Ayun, yun lang yung comment ko. He's sketchy but he's innocent until proven guilty. So ito, tingnan natin yung skills dito. Anong win condition natin dito, guys, no? Ang win condition natin is kailangan sobrang dami nating energy. At wala naman kasi siyang steel na energy, tropa, no? Wala siyang steel energy dito. So since wala siyang steel energy, pwede natin i-abuse yung tail slap natin. Pwede natin i-abuse yung tail slap natin dito dahil wala nga siyang steal. So, ito, tingnan natin kung ano ginawa niya. 3 energy. Well, 5 energy siya coming into the next round. Sa 5 energy na yan, anong ginawa natin, no? Dahil alam natin na may 5 energy siya, ginawa natin is ginamit natin lahat ng mga skills natin dito sa baba. Shinield up natin siya. Unfortunately, yung ginawa niya dito ay pumas. No? Nag-ano lang siya, nag-pumpkin lang siya, no? Boss, yung naging FB partner ka sa paglalaro ng Axie, ano po, ano company mo? Tayo po ay nasa Alpha, pero ang partnership po natin dati ay through Amplify, and ang nalaro po natin dati ay Ragnarok Online. Doon po lumaki ang aking community, pero hindi po ako naging partner dahil sa Axie. Naging partner po ako dahil sa RO. Alright, so tingnan natin dito. So ito na, ano ako, no? Nawindang ako sa ginawa niya na yan. Nag-pass siya. I mean, regardless, no, marami pa rin tayo makukuha ng energy, nakuha na natin yung value nito. Kasi in any ano, no, in any opportunity or any instance na umatak siya dito, hindi na natin ma-evaluate tong anemone natin. So okay lang kahit ano, okay lang kahit nagamit natin lahat ng mga cards natin dito, no, sa baba, at least kasi na-value na natin siya. Dinalagyan na natin siya ng value. Kasi kunyari sinasabi natin, sayang naman yung heal. Hindi naman bawas yung anemone mo. Hindi mo na makailangan hintayin na mamamatay na 'yung anemone bago ako mag-heal. Eh. Kailangan gamitin mo na muna 'yung gamitin mo na talaga agad 'yung skills mo. Kapag alam mong may possibility na siyang mamatay. Okay? Just that's just for me, ah, for me. So para sa akin, it would always be best na kunyari kung ano 'yung nakapila dito. Ayan, nakapila diyan 'yung dalawang axe na 'to. Eh alam natin sobrang lakas ng damage n'to. Pero sa Sinister, meron siyang dual, may dual blade siya, meron siyang sandal, tapos ito naman merong Kestrel. So medyo masakit talaga siya. So i-value na lang natin kung ano meron tayo, 'di ba? Parang buhay lang 'yan, mga tropa. All right. So tingnan natin kung ano magiging next draw natin dito. So, sa next draw naman natin, meron tayo nag-iisang lamb, lamb at saka heal. Ginawa na natin 'yun para mapatay na natin 'to. Tapos ito tinanggap na natin na patay na 'to. Tinanggap natin na patay na 'tong nasa baba. Kasi okay na siya mamatay, no? Technically, okay na siya mamatay kasi nagamit mo na siya na maayos, eh. So, sensya na sa anemone natin na sa baba. Namatay na siya, pero at least, di ba, na ano natin siya, nabigyan natin siya ng value. Bakit tayo nagdalawang heal, by the way, no? Bakit tayo nagdalawang heal dito? Dahil hindi natin alam, baka may pumpkin pa siya na isa. No? Baka may pumpkin pa siya na isa, baka meron pa siya ibang cards. Pagka nag-one card tayo, nag-undercommit tayo, mamamroblema pa tayo. Pag-aaksayan pa natin siya ng isang energy for the next round. O, medyo overcommit, pero at least it's okay na means sometimes, no, in certain situations it's okay to overcommit and to undercommit sometimes, no, it's not always the case, but
But yeah, so ito, ginamit na niya. So alam natin na 3 energy siya coming into the next round. So 3 energy coming into the next round. Sa 3 energy niya na yan, guys, no? Alam natin sa 3 energy na yan, hindi niya tayo mapapatay. Kaso nga lang, ginawa na rin natin, nag-shield up na rin tayo, tapos tinry na natin siyang patayin. Dahil bakit natin gagamitin ang cards natin dito? Bakit natin gagamitin ang cards natin na nandito sa harapan? Simply because, ang kailangan natin, no? You have to think 2 steps forward, no? You have to think 2 steps forward. If hindi kayo gumalaw dito, tapos meron siyang Kestrel, meron siyang Hotbot, mawawala na kaagad automatically ang nag-iisang lamb mo at ang nag-iisang anemone mo. So ibig sabihin, you're only limited to only a tail slap and one anemone. So ginawa natin, like what I said, we're gonna put value into the team na meron ka. So put value into the axis that you have. So gagawin mo, evaluate mo na yung cards mo. Ayan, so apparently nag-pass siya. I mean, nag-kestrel lang siya ng isa, no? Nag-kestrel lang siya ng isa. So makikita natin dito, hindi natin siya mapapatay, not quite, pero at least marami pa tayong bird cards na nakasave ito at ang dami pa nating energy. That's the best part of what happened dyan. So nawala na yung isang anemone natin dyan, no? Pero saktong-sakto meron pa tayong paganyan. So now dahil sa sobrang dami nating energy, tapos nag-pass siya, akala siguro niya kaya niya i-sustain lahat ng damage natin. That's what I usually mean, no? When going against these plants, you have to have a lot of energy. Make sure going against those plants, you have at least mga 6 to 7 energy para at least pwede niyong bombahin talaga yung plant na nasa likod. So, ayun, yun yung isa sa mga ano talaga, isa sa mga pinaka-importante. Kailangan nyo talaga makaipon ng energy, kailangan nyo makaipon ng cards, kailangan medyo ano kayo, medyo sakto kayo talagang gumalaw in terms of going against these plants, no? Alam natin, talaga yung weakness natin, mga tropa. Talaga yung weakness natin. So, ito, binanatan na natin siya na 7 cards. Kumbaga, minsan nga, pagkawala, hindi kompleto yun, ginagamit ko na rin itong tuka, eh. Pero hindi na natin siya ginamit, pero makikita natin na yun. Does Termi at shrimp point condition naman, sir? Good question. Jun, meron ka bang video dyan ng Termi? Ako nag-send sa akin si Jun ng video ng Termi. Wait lang, ah.